internship. It's morning here in the US. At ako pala ang sing. At babuksan ko yung mga rito. At kumusta kayong lahat dyan? At sana ay okay kayo. Malayo sa sakit. At sana ay magiging happy ang mahal. My friends and friendship, today is the 28th of the month of February. At kami ay magliligpit ngayong araw na ito. At today is Saturday. So happy si Lola. Wala akong mamansin. At wala akong babysit. Basta hindi lang ako sa bahay. Relax ko. Ang oras na yun is 7:30 AM. Wala ko pala ang busy. At lahat ng mga kasama ko dito ay tulog. Mga magaganda. Ngayon ay ako palang mag-isang sing. At sila tulog. Si Chanel ay pumasok sa work. Si Zoe tulog. Si Zoe dumating na from the Philippines sa pagbabakasyon nila at nandito na siya sa Amerika ngayon at nakapasok na sa school noong Monday. Si Samantha ay asa si Liam at kahapon na dumating from the Philippines. Si Zoe ay jet lag pa until now. Tama, talaga may friends and friendship din naman. Natutulog na mula sa oras kung anong time sa Philippines at hindi lang tulog na ito. Sa school, mabuti na nakapagod siya siya at pagdating ng bahay, tulog ng tulog. Talaga ang nahihirapan talaga siya at ang taklaan sa talaga siya ay hindi naman friends and friendship. Tumamark niya kasi nawala siya ng mga 2 weeks sa school. Kaya ito ang mga homework niya. Pinagpangalan pa sa kanila. Tinatamad pa magawa ang bata. Kaya ang ginagawa ko na lang, ako na lang nagkukulay-kulay siya. Ayun ang dami. Kaya deadline nito, my friends and friendship, ay sa February 6. Kailangan matapos ko yan, my friends and friendship, before February 6. Dahil pag hindi, ay ma-in-trouble siya sa school. At ako naman, my friends and friendship, ay nag-ready ako ng magtatay. Ako magtutupi ako ng aking mga suot, mga damit na gagawin ko sa Pilipinas. Ang mga outfit ko, mainit kasi doon, ay mga mahaba. Kasi online kong in-order ito, mga friends and friendship. Kaya ito naka-ready na. Ilan yung may friends and friendship itong damit natin? Dalawa ang pinadala ng inorderan ko. Pariho ang kulay, pero di bali. Ito ang isa pinutulan ko. At ang isa, hindi. Max, ito pinutulan ko para maiba naman ang style. Pero even though na the same ang color, it's okay lang, my friends and friendship. Ngayong araw na to ay magliligpit kami ng itong mga nakatambak na mga pang-Christmas. Dahil nandito na si Chanel, pero pumasok siya ngayong umaga at mamaya ililigpit na namin itong mga Christmas na mga bro. Ngayon ay ang gagawin ko dito ay pupunta ko dito sa aming kitchen na madilim pa. Buksan natin ang ilaw. Natin ang presentation itong blind at ako ay magkakapin at ang mga presentation daming dala ni Chanel ng mga chicherias lalim sa Pilipinas. Itong mani, sabi yung mga mani ito, ito kain siya ng kain daw noon sa Philippines, mainit-init pa to, daming kinain ni Chanel pero nagkaroon siya ng tamak upset at nagtai at nagsuka yun. Kaya hindi siya kumakain. At ito pa may friend and friendship. Mga dala niya. Tinam, alam mo may grocery. Meron siyang mga ito. Yaya. Ayan. Meron siyang mga ito mga mani yata yung na-coated
May mga banana chips siya. At yun. Kalibuaklan. At yun naman ito. Yung banana chips. Meron na siya. Dindong. At ito. Yung, ano nga tawag nito? Yung crispy rice. At ang paw sa amin. Dami din yung pinala. Ito meron siya mga, ano ba tawag? Super crunchy cornets. Ito meron siyang mga dala. Munchers. Ano ba yan? Mayroong corn cakes. Yun ang mga dala niya. At marami pa. Yun na yung my friends and friendship. Hinakot na siya niya dito. Ang kopi ko. Mas masarap kasi sabi niya, ang kape sa Pilipinas ay pagtimpla mo na, hindi ka na maglalagay ng creamer or sugar, kundi yun lang, 3-in-1. At ito itatapon na ito, my friends and friendship, at expired na ito. Kaya, ang dami pa niya, my friends and friendship, na dinala na corn ng Argentina. Kasi nga, my friends and friendship, mayroon pa kami rito yung dala ni Zoe. Ito yung dala niya, oh. Yung itong kindim niya. Snowbird. Gusto ng batang to ang kindle ng snowbird. Ang dami na ipuwi din. Ano ang kaya rito ng tiyaya? Matamis lang my friends and friendship. Kanya ako masyado. Kaya ayaw ko makain ng masyado matamis. So galing ko doon sa Philippines. Ito din alam niya. Meron pa pala yung specialty ng Altabas ako ito. Yung photo at posted. Ipapakita ko masarap ito my friends and friendship. Talagang masarap siya. Ipapakita ko sa inyo. Tara. Ito siya, oh. Masarap siya. Crunchy. Crunchy siya. At ito yung Argentina. Ito yung Argentina na kondi. And then, ayan, oh. Ayan. Ang dami-dami. O, oh, tingnan niyo my friends and friendship. Ayan. Gusto-gusto kasi ito ng apo ko. Kasi ang COVID dito sa Amerika, maalat. Siniraan pa. Totoo, maalat talaga ang COVID. Makasarap na ng Argentina kasi meron ng malami. Dami si Chanel. At pag-uwi ko din, bibili na ako ng malami. Mayroon pa kayong sky plates. Patang Pilipinong Pilipino talaga. May kayong sky plates. Mayroon pa pala. Ito oh, my friends and friendship. Apa. Daming inuwi niya. At ito daw ang gusto nila. Yung tawag na chicha pop. Masarap talaga yung parang, masarap ang lasa nito. Kaya sila lang ang kumakain, hindi ako masyari. Ito pa meron pa, hindi pa namin nakakain. Oo, ito pa yun. Masama, pag wala kasi akong ganang kumain sa daming kakain. Dami sila, my friends and friendship. Yung mga ito pa, oh. Yung ganito, pansit canton. Ayan. Ah. Meron pa pala silang inuwi na sandali. Yung pag-uong na alamang. Yung bagoong na alamang na nilagyan ng gata, binigay ito ng pins ng second cousin ko. Ay, shout out pala kay Lenny D. Juan, thank you sa bagoong alamang na pinadala mo sa akin at sa aming lahat dito at sobrang sarap. At sila Bam at lahat ang mga anak ko ay nagpapasalamat sa iyo sa padalmon. Thank you.
yun na lang, my friends and friendship. Kaya, magtitimpla muna ako ng kape at ako ay magbe-breakfast. Ano lang, dahil palumpas siya, pag hindi ako ngayon nagkumain, lugi ako nila kong busy. Ikli ko kasi kaya nakatihin ako. Ay, ano ito? Ito kagabi may dala din yata si Mikel. May dala din siya. Ay, yung mga, si Mikel kasi nag-work sa isa ng fast food. Ito lang pa ang dala niya ito. Pero hindi siya ulam. Ay, masarap ito ah. Ako tignan mo may friends and friends niyo. Beef yata, kakainin ko ito mamaya. Ay, ang sarap. Beef yata po. At saka may kanin. At saka meron. Ano ba ito? Ang parang repolyo. Ang bango-bango. Kaya may friends and friendship. Ang pangitin ko. Mamaya ang ito kakainin. Dito ko lang ilalagay. Ito kailangan ipapon ako. Kasi expired na. Kailangan ipapon. Sayang mo. Pinagtatapon ng my friends and friendship ang mga pagkain. Expired na kasi ito eh. Ang December 17 pa to. Kaya tingnan niyo oh. Kaya pag nag-expire, itatapon na. Ewan ko ba may mga expiration sila. Ay ilalagay ko na ito dito. At ako ay mag-iinit ng water. Inom ako ng kape. Ayan. Mga cooking rice. Ay, meron pa. Iwa mo ko kaya mo. Iano ko kaya. Ayan. Ilakip ko na muna siya. At ang titimplahin ko ang kape ng friends and friendship. Malapit na kami uuwi. Malapit na kami magbabakasyon. In a short way lang na bakasyon. Kasi this is the first time na makapagbakasyon kami, nakadialysis ang asawa ko. Kaya hindi ko ginawang one month na most of the time na pag kami nagbabakasyon, every year ay always 30 days ang bakasyon namin. But at this time ay 3 weeks na lang dahil ito ang first time na magbabakasyon kami na nakadialysis si Javi. Okay naman, may mga gamot naman na pinorwide na doon ng company ng dialysis center na gagamitin sa kanya at i-deliver lang doon sa Philippines. Ang company na yun ay yun ang nagdadala ng mga gamot or mga solution for dialysis ng asawa ko. Kaya may 28 ay i-deliver na nila ng 28 ay February para pagdating namin ng March ay nandoon na ang mga dialysis solution. Hindi namin dadalhin ang kanyang machine o dialysis na yun ang ginagamit nyo namin dahil natatakal ko baka na si Rebel always brown out at patay sindi ang ilaw doon. Kaya ang gagawin na lang, ang dadalhin na lang na usually yun ang kama na dinadala ng mga person in dialysis dito sa Amerika na nagbabakasyon sa Philippines. Kasi ang dialysis naman ng asawa ko is like some other people na nagdadialysis ang peritoneal dialysis. Ang peritoneal dialysis, my friends and friendship, ikaw ang nagdadialysis sa bahay at ako yun. At mayroong machine na yun lang ang ginagamitan, may mga cycler na ginagamitan na para sa kanyang dialysis. Ang dialysis ang nilalagay lang ay looks like dextrose, yung parang solution at hindi ang dugo ang nililinis. Kung sa mga hemodialysis yun ang ginagawa, yung pinapanikas ng dugo at nililinis, tuloy balik, labas, balik. Pero sa asawa ko, hindi naman yung peritoneal sa kanya. Ngayon, may mga option naman. Pwede namang gamitan ng manual. Kayo nang gagawin ko sa kanya sa Philippines is a manual. Yung slow na may transformer kami para
saksak, may isaksakan ako ng ano tawag dito, ng kanyang heater. Yun lang naman. Wala namang problema kasi sa aeroplano, hindi naman ako nang dadialysis sa kanya dahil cover na mission ng mga 24 hours na kahit hindi siya dialysis. Kaya pag uwi ko na pagbalik ko na pag nasaktan ako, yun din ang mag-start ang dialysis. Kaya yun. Kaya ready na kami at kaunting takot because it is the first time na uuwi siya na naka may obligation ako na ako ang mag-dialysis. So it's okay. Lahat ay na bibigyan ng solution lahat ay na natatapos ang mabuti ay hindi ako na tayo sa solution. Kaya ang kaka, laban na tayo. Ito is cappuccino. Pamiula na kami mga hindi ako nakapag-grocery dahil doon ako sa kabila nag-bensit ako sa ako. Kaya, yung kapagkain naman madami, kailangan ko nilang isang lang natira ang paper towel. So, kailangan ko talagang bumili ngayon. At yung bigas pala namin sa onti na lang. Doon na lang ako bibili malapit dito sa amin yung wing ko. Doon na lang ako bibili ng bigas. At maganda doon at kilo-kilo. Pa-atom pala, pinapang. Hindi na ako pupunta ng mali. Pinili ka lang kung anong klaseng bigas na gusto mong bilhin. At doon, pipili ka lang sa sahod sa makikita niyo sa isa kong vlog na doon, nandiyan, pero may error pa kailangan ayusin ka. May error kayo mo kung paano siguro mag-stop kagabi ang pag-download at nagkaroon ng error. Kaya mapapanood pa niyo ay gusto mo na. Kaya huwag na kayo magsasawa, may friends and friendship na manood sa akin mga vlog. At just po, fun lang po yung katuwaan ko lang sa sarili ko para ma-enjoy naman at malilibang ako. Dahil in my age, gusto ko naman na kahit papano, even though na sa ganitong paraan ay happy ako. Mostly sa mga tao, sa mga nagkakailan na ganito, na katulad sa edad ko, ay nagkakaroon silang anxiety, depression, dahil wala silang ginagawa. Just being sitting down sa bahay, lalabas, mag-resist, not enough. Kaya gumagawa nila ako ng paraan sa sarili. Dito sa Amerika, iba. Kaya wala ka namang shot na kakausap. Like in the Philippines na marami kang mga nakakausap ng mga friends and friendship. Marami kang pagkakabalahan. Kaya ako, ito ang pinagkakabalahan ko pag may type ko ng bagong account. So, ako yung doon ng business and isip ko, panoorin man o hindi. Pero sa mga nanonood, salamat ang marami sa inyong panoon at sa pag-support nyo din sa aking content plan. Na hindi ako marunong masyado mag-upload. Kung anong-anong basta, yun lang basic lang ang alam ko. Kaya, yun na lang, pasensya na kayo. Kung ano ang pinag ang lahat na binablog ko, puro patutuhanan nyo lang ang edit. Kung ano ang sinasabi ko minsan niya, nakapagsalita ako, hay, nagsasalita ako, minsan yung nakapagsalita ng bad words. Then yung pang totoo lang yung sa araw-araw na ginagawa ko, hi, sasta! Kaya yun, my friends and friendship, I'm so happy my blog is just for fun. I'm welcome. Pag mawala na ako dito sa mundo, ang mga ako ko, papanoorin nila ang blog mga mag-blog. Ilan pala ang subscriber ko? Thank you sa mga nag-subscribe. It's 305. Salamat pa pala ni si Kiklan. Kailan ang kailan ng aking blog. At sa mga nanonood, sa mga views, hindi lang nyo makapansin itong vlog ko. Wala na po. Munting vlogging ito na kumpara sa mga ibang mga vlog na malalaking sa mga vlog nila. At yun ay talagang inaasahan na nilang iba vlog na nila araw-araw. Dahil yun ang parang kinikitaan na ang mga vlog nila. Ito sa akin is okay lang. Pag napansin, hindi pa ako na-monetize na yung YouTube. Yan ang vlog, ang subscribe ko.
unsubscribe ka. Wala naman ako ibang mga promise. Kasi hindi ko pwede ko subscribe ka. Paboritong crazy girl na tinapay. Iinitin ko na lang. Galing dito sa Little Caesar Pizza. Ayan, masarap. Binigay sa akin to ni Jason. Shoutout Jason. Ni Jason pala. Itong na oven ko na mini oven, my friends and friendship. Pasok, labas ito. Kasi hindi namin dito nilalagay sa labas para magkaroon naman ng maraming space ang mga counter dito. Kasi pag nandito ito, ay maraming space ang kinakain. Kaya dito ako nag-iinit ng mga tinapay. Kaysa dyan sa oven, kaya grabe ang binabayaran namin sa gas. Separate kasi ang gas at saka kuryente dito. Iba naman binabayaran mo pag sa gas at iba naman sa kuryente. Kaya dito ako para hindi nagagas kuryente lang ito. Kaya ganito na lang, dito na lang ako mag-iinit. Kasi pag nag-iinit ka, my friends and friendship, dito sa oven, marami siyang kukonsume talaga na mga na gas. Kaya mahal ang babayaran namin. Ay mabuti kung sa kuryente dito, my friends and friendship, dahil solar ang aming ginagamit na kuryente. Kaya yun. Kaya yun ang ano namin, nag-ano ng solar. Kaya hindi kami masyadong magasto sa kuryente. Ang mahal sa aming gas ko din kami. Ayan lang. Ininit ko lang siya. Ayan. At ako yung magkakapin na may friends and friendship. Ito. Ayan. Bango. Bango siya. Dito ito, mahal talaga ito sa Amerika ang mga ganyang mga coffee. Direto. Yung mga ganyan. Mahal dito yan. Ito ang sino mga $8 ang isang ganito. Isang bando. Mahal. Kaya pag umuwi ako, may dadala ako ng madami. Wala na kaming bigas. Punti na lang. Pick-up-in muna tayo. Habang nag-pulit na sila. Kasi pag-gising na silang lahat. Ako kasi ang napiprepare ng pagkain. Napiprepare kay papa. Napiprepare sa ako. Kaya nagwa ko sila din mag-isip. Kain mo na ako. Musog na ako. Diba? At pati mo tayo. So, ano ginaw? Mas lalo ka sa 30. Sa itong 30 niya pa naman. Presi talaga daw. Malamig daw sa start niya ng 12 o'clock a.m. Hanggang 9:30, yun ang sa weather. Nasabi na ako manood ng TV. Manood lang ako ng nag-unload na vlog. Yung nakaraang week na vlog ko, ngayon ang nag-unload. Si Jarrell ang nag-unload para mga vlog. Kaya, pasensya na kayo pa ano lang ang aking na binavlog. Isa, pero lang ako ipopost na yun ang ginagawa ko sa araw-araw. Ganun lang. Ganun lang naman ang ginagawa ko. Hindi naman masyari, pero may time na busy dahil minsan, kailangan kong umalis dito ng 10 o'clock. Kailangan, kaya nagigising ako. Nagigising ako, i-alarm ko agad my friends and friendship ang cellphone ko ng 6 o'clock. Kasi kailangan kong i-alarm para bago ako umalis, aalisin ko na yung dialysis kay Papa Dudes.
Pagdating ng 6 o'clock, nung wala pa si Zoe. Dahil pag may pasok si Zoe, very busy kaya natin. Pag dito si Zoe, 6 o'clock, busy na ako. Pag-aalala na ako ng mga pinapakain siya, binipisan. At kung wala ang mga parents ni Zoe, 7-15 hours na kami ihatid si Zoe sa school. Doon sa Balepo. Pagdating doon, pagdating namin babalik na naman kami dito, isip mo, gasto na kami sa tollgate, nag-apply ko ng $7 bawat daan doon sa tollgate na papunta lang doon. At po, na kami dito kakain na. Yun. Kung may babysit naman ako kay Shendel, ay didiretso na ako ng 10 o'clock doon kay Shendel. Pag may pasok si Shendel, yung bunso ng anak niya, anak si Cash. Kaya, yun, didiretso na ako doon. O kung minsan, kung wala si Zoe, nagluluto muna ako dito ng pagkain, magdadala ako din doon kay Shendel, bibigyan ko siya at pupunta ako mga 10 o'clock. Eh, mas lalo kung karoon pa ng appointment si Papa, Diyos ko, Lord. Talagang rapid talaga. Rapido kung sa Espanyol ang galaw ko. Pero carry pa rin ko. Kayang-kaya ko pa rin. As long as you have your cause, may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa Panginoong Diyos, walang pagod. Eh, diba? Walang pagod talagang alert na alert ako always. At mas gusto ko yung I always active sa mga ginagawa ko para yung hindi ka biglang manghihina ka at yun bang, diba, karamihan sa nagkakaedad ng katulad ko na nga magsi 68 ako ay marami nang nararamdaman. Meron lang, pero pag nakaupo ka lang dyan, talagang marami kang mararamdaman. Ako wala naman so far. Pray ko lang kay God na sana magiging okay ako dahil siya mag-alaga sa asawa ko kung ako ay nakahiga. Okay naman yun, siguro ang maganda kong exercise ang everyday routine ko. Kaya itinan ko yung inaano ko, inu-inu. Yan na siya. Ayan. 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 Ang mga ganitong edad namin, ako, kailangan magiging busy. Nagre-relax naman ako ang dalawa ng asawa ko. Pero ngayon, all in Pilipinas, doon na lang mag-relax na mas relax na. At marami ako doon mga gagawin na kailangan gawin ko. Mayroon din sa retirement ko na nung nag-alis ako doon sa pinapasokan ko ng school dati, ay may mga kulang sa isis pero tinuloy-tuloy pa ang payment ko sa social security nila doon. Ngayon, matured na. Kailangan ko na mag-retire kayo this year, 2022. Aayosin ko na yun para makuha ko ang aking retirement. At makapagpasyal-pasyal dito. Ito ng Boracay. At may reunion kasi kami may friends and friendship. Ang mga kababata ko na umuliit kami sa amin yung barangay. Sa isa kasi kami nung nakatira. Kaya, close kaming lahat, kaya nagkaroon kami ng reunion. Marami kami mga preparation, my friends and friends. Goro, ang naging remedy lang sa mga taong nagkakaedad, sa mga babae, ay make busy na lang ang sarili at magkakaligtaan ang smile, magpaganda, kahit sa bahay lang, okay lang. Pero sa nakalit ako ng ano, naglalagay ng malisip sa bahay. Kung ano, nakikita yung natural na gano'n. E time naman yun. May oras akong hindi ako tinatamad. Hindi nakaharap ako sa salamin. Pero hindi ako maaaring malamit at paglumagas ako ng bahay. Sabi ko, ayaw ko papakita sa mga tao na wala akong lipstick. Yun lang na sabi ko.
ano kaya gusto kong parada ko naka-lipstick. At nagre-review na din ako ng mga ano ng ako na nadali ng mga pasalubong. At dumating na ang mga order ko rin. Nag-order ako sa Amazon ng mga damit ko, mga damit ko. Kaya ang mga damit ko na nakahangay, ayoko nang isuot ko uwit. Mostly mga pang-summer ang aking mga ng aking in-order. Ay alam kong pang-summer. At hindi ako nagdadala ng mga pants. Pag sumakay kasi ako sa plano, ayoko nang susuot ng pants. Parang binabalisaw-saw ako dito sa kakaupo. Kaya nagsusuot ako ng maxi dress. Kung malamig galing dito, sinusuotan ko muna ng legging. Pagdating sa aeroplano, hinubad ko yung legging at nakakuat, kinukumutan ko lang. Kasi parang binabalisaw-saw ako pag nakapantalon na nakasize sa aeroplano. Ang tagal 14 hours at 12 hours na nakaupo ka kaya ayaw ko magsusuot ng pantalon. Kaya ibablog ko yung sa inyo. Tapos, parang nag-inout din ang baso namin pero susubukan ko lang itong uwi namin. So hopefully and pray to God na sana magiging okay at makapagbakas yun ulit. No, gawin na namin 30 days. Dapat, dadaan kami ng Manila. Mag-stay pa kami doon ng 2 nights. Pero, sabi ng mga anak ko, direct flight kayo, connecting flight, huwag na kayo magdaan-daan dahil siyempre, pag direct flight ka, ang bagahe namin dito sa San Francisco, doon namin makikita sa Kalibo, Aklan. At pag alis ng Kalibo, Aklan, pabalik na kami dito, doon na namin dito na namin makikita sa San Francisco. Kaya, yun ang gusto ng mga bata. At pag dumaan pa kayo ng Manila, bubuhatin naman ang mga bagahe ninyo at pag mag-exist na naman sa baggage, ay i-ano na naman, babayaran nyo. Kaya yun na lang, dinidiretsuhan na lang. Doon na lang i-enjoy sa Aklan kung ano man ang meron doon. I-enjoy ko na lang yung reunion namin, my friends and friendship. Haba-haba ng buko, gusto ko ipaputol. Iniisip ko, kung doon na lang sa Philippines ako magpa, kaya cutter, tingnan ko. Pero naman ako takaputol dito ng buho. Doon sa Baleno. Titingnan ko bago ako umuwi dahil malapit na yun. Kaya pinapakat ko yung hair ko. Kaya gusto ko yung mahaba din. So far dahil pinupusod ko. Pero yun ko na sila na mahaba na ang dolo naging burn. Ulit kasi ang buhok ko. Meron pa pala kami, oh. Ilalam mo ito ba, Tessian Friendship? Ano? Tawag sa amin dito sa plan. Bandit. Yung kalamay at saka mali. Ano pa ba? Sige, binag-start ako pang ligtip ko yung mga damit kong dadalhin. Mukhang marami yata ako nilagay ng mga sandal sa palit ako. Hindi ko naman lahat ko sa opinion. Kaya papinalize ko na lang. Kaya gusto ko lahat eh. Grabe ng asawa ko, anong gagawin mo dyan eh. Hindi mo naman lahat na may isusuot. Oo nga naman. Pero titingnan ko. Gusto lang dala ko damit na pang sapo. Yun ang sinusot ko pag magsakay dito. Hindi ako masyadong susot ang minsan lang ang shirt. Susot din ako. At hindi ako nagsusot mostly ng mga pants. Karamihan ang sinusot ko is maxi dress. Kasi mas gusto ko yung fresco. Sarap talaga ng kape. Tingnan nyo, my friends and friendship, ang weather namin, ang ganda. Maaraw. Kaya lang malamig. Sobra lamig. Tingnan mo, hindi pa kami nakapag-inti pa. Kaya pa yun, naalisan pa yun ngayon. Pag-uwi ni Chanel. Yung mga hugasan nila talaga mawawalan. Yun, ang dami namin po. Ang gagawin namin yan.
at magtutupit ako, magtatahit ako ng mga damit ko. Kung mga in-order ko online, may friends and friendship. Mahaba. At meron ako mga nabibili mga sapat, mga sandals. Hindi ko na gusto. Matatawa kayo, my friends and friendship. Yung sandals akong binili. Papakita ko sa inyo. Ito, my friends and friendship. Tawa ng tawa ang asawa ko sa akin. In-order ko online. Maganda siya. Oh, China pa yata to. Oh, meron siya ditong naka-ito. Ayan. Ayan ang kayang nasa likod, yung nandito nakalagay. At ito, ang kinainisan ko, pinutol ko, ginupit ko, naiinis ako. Tuloy mo ba naman pinahihirapan pa nilang nagsusuot, lalo na kung nagmamadali ka, my friends and friendship? Hindi ako marunong kung ano ang gagawin dito. At ang hirap, marunong na, pero ang hirap talagang maikabit pag nagmabadali ka. Ang ginawa ko, ginupit ko, oh. Tingnan mo, oh, ayan na siya. Ginupit ko, libas okay din. Susuot mo lang. Kaya, tawa ng tawa ang asawa ko. Sabi niya, bagong-bago, ginugupit mo. Sabi ko, nahihirapan ako magsuot eh. Sabi ko, mas okay na. Mas o, di ba? O, ayan, okay na siya. O, isuot ko. Nahirapan ako, ang gusto ko lang. Kung sinusuot ko, yung okay-okay ang pagsuot ko, hindi ako nagmamadali. Wala pang manicure ang pako. O, ayan na. Ayan na, my friends and friendship. Di, mas okay, o. Pagsuot mo lang nito, o, barin mo lang kung gusto mo. Complicated talaga, lalo na ito mga sa China, na, mga China, made in China. China na to. Talagang, pinahirapan ka nila sa bagay. Hindi naman gaano kamahal. Oh, ayan na siya. Diba? Maganda? Oh. Ayan, susuot ko na to. Pang-rampa na. Pinutulad ko. Oh, pinamalata. Oh. Naanoan din ang idea. Ganda. Kaya lang nahihirapan ko. May iho pa. Kung hindi katulad sa atin dito na. Dito sa Amerika na. Igaganon mo lang. Ibabakol mo lang. At isusok mo, ihusok mo lang na gano'n. Okay na. Pero sa kanila, ang dami. Hindi ko alam kung saan ipapasok at iwan ko. Yes, okay. Pinutol ko ba naman? Di okay. O, galing ko. Yeah. Ayan. Mayroon na akong pangang kasi si Erplano ko, hindi ko itong isuot. Kaya kapag sapato si Erplano, at yung badibad, kaya mas okay dito. Ito, in-order ko rin online. Para mayroon akong nagtilaw sa Erplano. Ito kay Papa, ito sa akin. Mayroon ako tatlong in-order nito. Ay, kaya ang isa, binigay ko yung Sovidal pink na pink. Ayoko ng pink. Tapos, si GM meron naman siya. Kaya, meron ako dati nito, yung may memory foam. Ay, gamit ang gamit ang mga travelers ng mga anak ko. Kaya, hindi na ibabalik sa akin. Kaya, bumilis na ako ng sarili. Ayan. Meron akong nagtilaw sa sleepwear na sa Erplano. Tinawag na ako ni Papa. Sabi niya, dali na. Alisin mo na dito. Ang makabangon ako. Mag-inom ako ng kape. Nako sa duty ko. Kaya, balik ako sa kape ko. Iwan ko kung mainit na to. Mainit pa. Pwede pa. Busog na ako. At, tapos na ang pag-alis ko na ng dialysis ng asawa ko. At nagligpit ako ng aking hinigaan. Ngayon, magliligpit na naman ako dito sa sala. Ito yung sa gabi kasi,
Ganun na sila ng TV. Si Soviet ang daddy niya, si Chanel. Ay, hindi ko sila nagtatambay. Kaya natutukan, dahil malamig. Ayaw kong mag-hitay. Nanginig, nakakasakit ako kung mag-hitay. Ang sarap ko mag-hitay. Okay na. Sana pag-uwi namin sa March, walang ulan. Walang ulan dito para maganda. Yung ganito lang ang panahon. Okay lang. Yan o, may araw. Kaya, tapusin mo na lang itong kape. Paglabasa na nila yan, magluluto na ako na kung anong gusto nila mapagkain. May mga itlog naman dyan. May kwento na kung ano dyan basa. This is Zoe. He's back. Hey, say hi. Why did you say a he? I'm not a he. She's back! Nurek siya na pa ako. May pedal medyo nakakahiya. She's back, Zoe. And then, sabi niya, hindi naman ako he. She naman ako. Ayan, show your hair to your friends and friendship. Who made that? Who made that? In Boracay daw. Ito daw. Pati, ito daw sa Boracay ginawa. Kaya, ayaw talaga niya. Paalisin muna. So, did you enjoy at school? Okay, so today, this afternoon, we're gonna make your homework. You have a lot of still homework that you left when you go to vacation. So there's still more there. So we need to try to finish one homework a day because the due date will be on the February 6th. It's 1 week more. So, okay? So if you have a time instead of playing, we will finish that one homework. Okay? Okay? Approve. Approve. Where's the remote? Are you watching? Watch Mama's vlog so that you can see. Ganda ang panahon ngayon, maaraw. Look, ang lamig. Nagsisimula nang mag-bloom ang mga puno. Tingnan niyo. Ganda ng panahon. Ayaw kong magtanim this year. Kasi tinatamad ako. Friends and friendship, napapaluto ng bacon daw at saka egg. Sabi daw, gusto daw niya na egg is yung yellow sa gitna. Hindi naman niya kinakain ang yellow sa gitna, kundi ang white lang sa kagilid ng buha. Ito. Ang bacon. Lang ang kinaang pag sa umaga ang hinihingi niya. Itong bacon, ay niluluto ko lang siya sa tubig. At pag natuyo na, yung nagka-crunchy na siya, yun ang gusto niya, yung crunchy na bacon. Ito rin ang pag nagluluto ako, nagagawa ko ng bacon para sa kanya. Na ano ko rin sinasali ko yung daddy niya dahil gusto rin ito ng ama niya tulog. Para isang lutoan. Hindi naman yung marunong dito naman. Hindi na cash yun. Kailangan pagka-cash yun. Ng gamot ko. Total nakakain naman ako. Saturday. Ay. Ang iniinom ko na naman ay vitamin C sa umaga. This maintenance ko. At ang metformin kong 500 lang siya. At ang sa high blood ko maintenance na Losartan at aspirin. Nalablog. Bilis ah. So, yun ang iniinom ko maintenance sa umaga. Kali ito lang.
Mamaya tanghali ay mayroon naman akong kamot na iinumin. Ito is amlodipine blocker at ito simbastatin at saka vitamins. Yung oyster calcium ay vitamins akong iniinom. Maintenance din yan. Oh! Yeah, hold on. At meron naman ako sa gabi itong Montilucas, yung sa allergy. At itong ano ba tawag nito, yung oyster calcium. 2 times a day kasi ang calcium ko iniinom. Libre lahat ang mga gamot namin dito sa insurance. Wala kaming binabayaran. Okay. Ito na yung almusal ng babae kong si Zoe. Ito yung bacon niya na pinaluto. Come on. And peanut butter and jelly. At saka egg. Ama na girl. At iniinit ko itong ano ba tawag nito? Yung tinapay kanina. Okay. At ito na yung pagkain ng tatay niya. Bacon. Inaama ko muna dahil mamantika. Diba pag direct mo sa mantika, kulot. Pero pag nilaloto mo sa tubig, diretso siya, hindi siya kulot. At kami ay pakain na lang. Tapos na ang mga bata na kumain. Kami na lang ni Papa. Papa, say hi. Papa, ito yung pagkain niya. Isa beef, yun ang kailangan kasi niya eh. At nilutuan pa lang siya ng yung kanin, sinangag ko sa corn beef na inalisan. Nagisa kasi ako ng corn beef para kay Mikkel. Kaya may mga natitira pa yan. Sinangag ko yung kanin at yung kakainin niya. At saka itong egg. Ako ay nakakain na ng 2 bread at sabi ko magdadiet ako at mayroon ditong kaunti pang rice. Ito kakainin ko kasi nag-rice kami kasi minsan nalilate ng aming lunch. Kaya kailangan ng heavy kasi diabetic. Baka may bumaba ang sugar kaya mag-rice siya. Ito ang coffee niya. Ayan, ang gusto kasing coffee ganyan lang. At ito mayroon pa kami crazy bread. Kakainin ko lang to, that's it for us. So, that's it for today, my friends and friends. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella. And don't forget to share, like, and comment down below the box. And also, press the notification bell just to update you if you have a new vlog. Shout out sa inyong lahat. Sana mag-ingat lang kayo dyan. At sana parating yung papanoorin ng ating mga vlog. Kung ano-ano lang. At ingat lang kayo. Bye-bye!